Ala, bumili ako ng karne nortis tindahan eh. Ginis ako sa kamatis. Kaya na, tatang ko nagugutom ka na. Sigyo, pinakain niyo ako nila Mampilo eh. Sigleto ako ni Connie din kumain eh. Ah, ganun ba? O di, itatago ko na lamang ito. Gawin natin torta bukas. Ha? E kung nagugutom ka bago matulog, lalagay ko lang ito sa paminggalan, ha? Sigyo, nasikasuhin ko lang ang assignment ko. Doy, kahit anong hirap ng trabaho natin, nakabilad man tayo sa araw o bumubuhos ang ulan, hindi mo nararamdaman pag iniisip mong darating ang araw na mapapagtapos mo rin ang iyong anak sa pag-aaral. Oo nga eh. Sandali na lamang. May arkitekto na ako. Buti ka pa. Yung si Connie ko, ang sabi ko eh, mag-NARS at madali daw makakuha ng trabaho sa Amerika. Eh, wag na lang daw, baka hindi namin makaya. Sapat na daw ang dressmaking. Pamiyawa ang Diyos, Pilo. Alam mo, maraming umaasenso sa dressmaking. Nag-export pa eh. Ang damit. Kahit manawari sana. Eh, lagi kong dinadasal-dasal na sana yung swerteng hindi napunta sa akin. Ibigay kay Connie ko. Saka sana yung magiging kapalaran niya hindi lang mapagmahal kundi maunawain. Gaano naman kayo ang sahod? Matutulungan natin sila kung hindi tayo hinihingi ng kung ano mga mamahalin. Hindi naman ang mali. Kailan mo sisigaw mo ngayon? Pwede naman sila humanap ng trabaho. Wala mo sa ibigay sila. Hindi na sila bata para mag-double job. Tayo lang pag-asa nila ang makapagtapos ng pag-aaral ang makapagtrabaho para naman sila mag-priya. Palibasa kasi ng mga estudyante, puro bulak-bulang inatupag. Kaya sa dinami-dami ng trabaho ang mataas ng sweldo, bumagsak sa mga Metro Aid. Palibasa hindi nagtapos eh. Para kasi sila eh. Sino bang nagkasta mag-Metro Aid kung meron iba? Pinasok nila yun dahil gusto natin buhay at pag-aralin. Kaya nga huwag sila magtataka pag may kinakailangan tayo. Saan ka ba nakakita na nagtapos na hindi gumastos? Kung pwede nga lang sana, graduation eh. Ang hirap yata no, nakasakay ako sa jeep ng mga barkada ko tapos dadaan kami sakaling nililinis ang tatay ko. Sigawan ako nung anak, dinapahiya pa ako. Metro Aid yung sitay ah. Pero kahit kailanman, hindi ko siya kinihiya. Sa katunayan pa nga eh, isasama ko pa siya sa graduation natin. Ipapakilala ko siya sa mga kaeskwela ko. Tapos sa mga professors din. Alam mo, ang layo ng diferensya ng mga prinsipyo natin, ha? Paano ba nagkataon tayong dalawa? Di ba sabi sa science, opposite poles attract? Pero nagtataka rin ako, eh. Kahit alam kong wala ka lagi sa katwiran, nasa tabi mo pa rin ako. Nakasiksik pa rin ako dito. Baka umaasa pa akong makikinig ka rin sa akin, magbabago. Pero imposible na yata yun. Mga type mo lang talaga yung chinitong poging katulad ko. Tignan lang natin yung lesson mo sa math, ha? Atin pa man. Ito, di ba?
mo alam ang sagot? Kaya nga ako nagpapaturo, ano? Problema to, hindi ko rin alam eh. Niloloko mo ba ako? Yung mga kabarkada mo nga eh, sa'yo kumukopi eh. Sige na. Ingat yan. Ano ba yan? Ang ibig sabihin yan, match na match yung puso natin. Kaya maski na medyo magkaiba yung takbo ng utak natin, tayo pa rin magkakatuluyan. Kung wala nang ibang magkakamaling lumigaw, mas matino, mas mababang loob, at mas marunong makontento. Kung ganun lalaki din lang pagpapalit mo sa akin, ang mangyayari sa'yo, eh pagdating ng araw, may suong-suong ka ng bilao. Nagtitinda ka na ng turon, tsaka butse-butse. Bah! Lalagpasan ka naman ng minamanayo kong kotse. At sisinghutin mo yung alikabok na paliliparin ko. Bakit may kasali pang alikabok? Bakit? Pinagagawa na ba yung mga kasada rito? Tapusin na nga natin to. Nakabatukan mo ba ako eh? Oo nga. Malapit na. Oh, nakamahan mo ako. Nakaluto ko na ba? Pwede naman eh. Siguro nga lang ako, hindi ko pa matapos eh. Oh, sige, ituloy mo yan. At magsasayang ako. Ito, binili kita ng pasigisado. Tayo si Nayo, huwag yung may parting ilaw ah. Oo, lalagyan ko ng dako ng pandan. Salamang kasiyahan ko sa buhay. Mukhang magkakaintindihan na sina Alan at Connie ah. Ano nga eh. Pero alam mo, parang Dadoy, ang sabi ni Connie ko eh, hindi raw niya masyadong inaasahan yung kanilang relasyon dahil yung binata mo masyadong napakataas ng gustong marating. Eh baka daw dumating ang araw na isipin ni Alan na hindi na bagay ang aking dalaga sa kanya mga pangarap. Wala yun. Dala lamang ng kabataan siguro. Mga anak mayaman yata ang barkada niyang batang yan, kaya nagkakailusyon eh. Pero sasaya din sa lupa mga paa niyan. Alam mo minsan, dinerecho ko ni Alan, ang sabi niya sa akin. Kaya raw siya nagsisikap, eh para sa koni mo. Mukha nito. Kasi nga pala Dadoy, kamusta na ang ina ni Alan? Doon ako sampay na eh. Sige, dyan ka lang at pagkatapos dito eh, magluluto na ako. Ganoon si Tatay Charo. Kahit pagod sa trabaho at hindi ko natutulungan sa mga gawaing bahay, maligaya na siya. Makita lamang na nagsisikap ako sa aking pag-aaral. Bili ako ng Karen Ortiz tindahan eh. Ginis ako sa kamatis. Kaya na, tatam ko nagugutom ka na. Sugyo, pinakain niyo ako nila Mang Pilo eh. Kinulito ako ni Connie din kumain eh. Ah, ganun ba? O di, itatago ko na lamang ito. Gawin nating torta bukas. Ha? Eh kung nagugutom ka bago matulog, lalagay ko lang ito sa paminggalan ha? Sugyo, nasikasuhin ko lang ang assignment ko. Thank you.
Hello! Ika muna ang merienda. Hindi ba naman, Dadoy? Kahit anong hirap ng trabaho natin, nakabilad man tayo sa araw o bumubuhos ang ulan, hindi mo nararamdaman pag iniisip mong darating ang araw na mapapagtapos mo rin ang iyong anak sa pag-aaral. Oo nga eh. Sandali na lamang. May arkitekto na ako. Buti ka pa. Yung si Connie ko, ang sabi ko eh, magnars at madali daw makakuha ng trabaho sa Amerika. wag na lang daw, baka hindi namin makaya. Sapat lang daw ang dressmaking. Pamiyawa ang Diyos, Pilo. Alam mo, maraming umaasenso sa dressmaking. Nag-i-export pa eh. Ang damit. Kahit manawari sana. Lagi kong dinadasal-dasal na sana yung swerteng hindi napunta sa akin. Hindi kayo kay Connie ko. Saka sana yung magiging kapalaran niya hindi lang mapagmahal kundi maunawain. Ang ibig ko sabihin, alin natin medyo is lang ang efforts natin. Gaano naman kayang sahod? Matutulungan natin sila kung hindi tayo hihingi ng paano ng mga mamahalin. Hindi naman ang mali. Kailan magsisigap yung mga yun? Pwede naman sila humanap ng trabaho. Walang mag-sideline sila. Hindi na sila bata para mag-double job. Tayo nilang pag-asa nila ang makapagtapos ng pag-aaral, ang makapagtrabaho para naman sila magpahinga. Palibasa kasi ng mga estudyante, puro bulak-bulang hinatupag. Kaya sa dinami-dami ng trabaho ang mataas ang sweldo, bumagsak sa mga Metro Aid. Palibasa hindi nagtapos eh. Para kang sila eh. Sino bang maggusto mag-Metro Aid kung meron iba? Pinasok nila yun dahil gusto natin buhayin at pag-aralin. Kaya nga huwag sila magtataka pag may kinakailangan tayo. Saan ka ba nakakita nang nagtapos na hindi gumastos? Kung pwede nga lang sana, graduation eh. Ang hirap yata no, nakasakay ako sa jeep ng mga barkada ko tapos dadaan kami sakaling nililinis ang tatay ko. Sigawan ako nung anak, dinapahiya pa ako. Metro Aid yung sitay ah. Pero kahit kailan man, hindi ko siya kinihiya. Sa katunayan pa nga eh, isasama ko pa siya sa graduation natin. Ipapakilala ko siya sa mga kaeskwela ko. Tapos sa mga professors din. Alam mo, ang layo ng diferensya ng mga prinsipyo natin ah. Paano ba nagkataon tayong dalawa? Di ba sabi sa science, opposite poles attract? Pero nagtataka rin ako eh. Kahit alam kong wala ka lagi sa katwiran, nasa tabi mo pa rin ako. Nakasiksik pa rin ako dito. Baka umaasa pa akong makikinig ka rin sa akin, magbabago. Pero imposible na yata yun. Baka type mo lang talaga yung chinitong poging katulad ko. Tignan na lang natin yung lesson mo sa mata. Tignan natin po man. Ito, di ba? Ito lang, hindi mo alam masagot? Kaya nga ako nagpapaturo, ano? Problema to, hindi ko rin alam eh. Niloloko mo ba ako? Yung mga kabarkada mo nga eh, sa'yo kumukopya eh. Sige na. Ingat yan. Ano ba yan? Ang ibig sabihin yan, match na match yung puso natin. Kaya maski na medyo magkaiba yung takbo ng utak natin, tayo pa rin magkakatuluyan. Kung wala nang ibang magkakamaling lumigaw, mas matino, mas mababang loob, at mas marunong makontento. Kung ganun lalaki din lang pagpapalit mo sa akin, ang mangyayari sa'yo, eh pagdating ng araw, may suong-suong ka ng bilao, nagtitinda ka na ng turon, tsaka butse-butse. Bah, lalagpasan ka naman ng minamanayo kong kotse, at sisinghutin mo yung alikabok na paliliparin ko. Bakit may kasali pang alikabok? Bakit? Pinagagawa na ba yung mga kasada rito? Tapusin na nga natin to. Baka batukan mo pa ako eh. Oo nga. Malapit na. Man. Oh, naunahan mo ako. Nakaluto ko na ba? Ito yun naman eh. Sige yung alam ko, hindi ko pa matapos eh. Oh, sige, ituloy mo yan. At magsasayang ako. Ito, binili kita ng pasigisa doon. Tayong sinayo, huwag yung may parting ilaw ah. Oh, lalagyan ko ng dako ng pandan.
Tama, Pilo. Isa lamang kasiyahan ko sa buhay. Mukhang magkakaintindihan na sina Alan at Connie, ha? Ano nga, eh. Pero alam mo, parang Dadoy, ang sabi ni Connie ko, eh, hindi raw niya masyadong inaasahan yung kanilang relasyon dahil yung binata mo, masyadong napakataas ng gustong marating. Eh, baka daw dumating ang araw na isipin ni Alan na hindi na bagay ang aking dalaga sa kanya mga pangarap. Wala yun. Dala lamang ng kabataan siguro. Mga anak mayaman yata ang barkada niyang batang yan, kaya nagkakailusyon eh. Pero sasaya din sa lupa mga paan yan. Alam mo, minsan, dinerecho ako ni Alan, sabi niya sa akin. Kaya raw siya nagsisikap, eh para sa koni mo. Mukha nito. Oh, sige. Kasi nga pala, Dadoy. Kamusta na ang ina ni Alan? Ando, nakasampay na eh. Sige, dyan ka lang at pagkatapos nito eh, magluluto na ako. Ganoon si Tatay Charo. Kahit pagod sa trabaho at hindi ko natutulungan sa mga gawaing bahay, maligaya na siya. Makita lamang na nagsisikap ako sa aking pag-aaral. Pre! Pasa ninyo naman yung bagong sapatos ni ano, Mikey, pare, bago na naman. Eh, sensya na kayo mga pare ah. Walang wala eh. Walang wala ba? Padala lang naman ito ng kapatid kong nag-aaral sa Harvard. Harvard. Hindi ka din mayabang eh, no? Etong jeans ko, pasalubong ng mami. Galing San Francisco. Del Monte? Pare, yung jeans bago, pero yung nagsusuot luma. Antique. Hey boys! Ay, hindi ba nabalitaan? Alin? Hindi. Hindi nabalitaan? Alin? 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 Ay, pambihira kayo. Bumisita kayo sa gym, tignan nyo yung bulletin board. Oo. Oh. Hindi nyo nakita. Hindi. Bakit? Ano meron? Ano meron doon, pare? Ito ha. Alam nyo? Tsaka yung magkakabarkada. Tayo magkakabarkada. We made it to the varsity team. Nice! Yeah! Nice! Okay. Yes! Ha? Nice one! Kasi basketball! Bukas! Pare, kaya lang may problema tayo, pare. Ano problema? Yung rubber shoes ni Alan, pare. Bigla mo. Ba't hihiramin mo? Hindi. Pwede ba naman yung gamitin dyan, pare? Nako, pare. Ah! Ano mas mga dyan? Pag naglaro tayo sa Aquino Stadium, ang dami manunod na taga Saints ko. Hmm. Uy. Assumptionista. Uy! Kaya dalawa lang ang muskulahan? I-donate mo na yan sa biktima ng baha. So, ba naman to? Meron namang binili sa akin si Airpod, kaya lang mas masarap ito ilakad eh, masarap sa bahay. Itatakbo ka lang eh. Taka! Pero pare, hindi pa pwedeng suot sa akin yung stadium to. Pare, pag ginawa mo yan, baka hindi karami makilala niyan. Pare, baka pag nakatapa ka ng chiklet, matanggal yung swelas niyan. Oo. Hindi naman pare. Tantak sa mga kailangan. Nilalait mo naman yung tao eh. Hindi, sinasabi ko lang totoo pare, di ba? Hindi, pero ito maganda niyan. Pag nag-training tayo, na kailangan ni Porsigido. Ah. Nandiyan po anak. May dinaanan pa kasi ako eh. Yan, nakabili ako ng lutong ulam na. Nakapagsahin ka na ba? Hindi ako marunong eh. Kaya hinihintay ko, baka mamaya magtutong lang isasahin ko eh. Eh, hindi bali ako naman sasahin. Eh, tay. Importante sana ako sasabihin eh. O ano yun? Kasi oh, nag-try out ako para dun sa varsity team namin sa eskwelahan. Eh napili ako, natunayan nga ako yun, isa ako sa mga stand out eh. Beh, bakit naman hindi? Eh kahit naman dyan sa patio sa simbahan eh, bihira makalusot sa'yo kahit mas matangkad at mas malaki ang katawan ah. Ibig sabihin tayo, okay lang sige maging player ako? Beh, bakit naman? Sino naman tatanggi? Tsaka baka dyan pa lumaki ang katawan mo. Kaya lang mag-iingat ka, maraming balyador dyan. Tsaka huwag ka magpapatuyo ng
ng damit sa katawan mo. Magbabaong ka palagi ng tuyong tuwalya at kamiseta. Tay, yung sapatos kong goma, pagka kasi isang lundagan, mukhang bibigyan ni Suelas eh. Hindi, biruin nyo naman tay. Ilan taon na ba sa akin yun? Eh mula pa yun ng camping namin sa Mount Banahaw eh. Eh bakit? Kailan ba kailangan? Eh sa Friday ho kasi sana practice namin eh. Hihintayin ko ba ba naman ho ng katsawan ako ng mga klase ko pag nakita lang doon pa napunit sa court yung sapatos ko. Eh ba't mo naman iintindihin ang kantsaw? Pagka may nangyari, di unahan mo pagtawanan ng sarili mo. Tayo naman, hindi naman ho ako medyante. Yung mga kaklase ko, linggo-linggo nagkakaroon ng bagong sapatos. Ako naman ho, hindi naman ho ako humingi kung hindi kailangan. Eh bakit ka ba nakikipagkonte sa kanila? Kung sila may kaya, tayo mahirap. Tayo ngayon lang naman tayo eh. Sino ba namang amang ayaw na maganda ang suod ng anak? Kaya lang, iho, marami tayong kompromiso eh. Unahin na muna natin yung sapatos. Ngayon lang naman ako hiling sa inyo eh. Wala sapatos, hindi ako makakalaro. Kung ako lang din mo talaga matatanggal sa team doon sa mga barkada, titigil lang ako sa pag-aaral. Kaya mo. Pag-iisipan ko. O Alan, maaga ka yata. Hindi ko mamaya pa ang pasok mo. Hindi ako pasok. Bakit? Wala naman tayong bagyo ah. Wala ring baha. Exam ba rin? Exempted ka? Ine-exempt ko sarili ko. Ano pang mukha iharap ko sa mga klase ko? Ano sa mga barkada ko? Yung mga kaibigan mong buong paniniwala na kaya rin ng mga magulang mo. At isang hingi mo lang ng rubber shoes, ay kaya nilang bilhin kahit ito. Pati ba naman yun, dinadaldal pa sa inyo? Bakit? Magkasama naman sila. Sa tingin mo ba ibang tao pa kami? Problema na ng pamilya yun, ba't kailangan ibilad pa? Magkasama sila, magkaibigan sila. Sila lamang nagdadamay at naghihingahan. Isang pares sa sapatos kailangan kong mapahiyasin yung magama? Alam mo, kahit kami may problema din, sinasabi namin kay Mang Dadoy. Sinasabi ko rin sa'yo. Alam mo, kilala ko ng ugali ni Mang Dadoy. Isusubo na lang ibibigay pa sa'yo eh. Alam mo, kung kaya na nun, bibilan ka rin mo ng sapatos. Kailan? Pag hindi ko na kailangan? Pag napahiya na ako? Pag wala na ako sa team? Bakit ka naman kakala sa team mo? Dahil lamang sa inihintay mong bagong sapatos? Wala akong balak bumalandra sa court na mas bago pa yung rubber shoes ng water boy kaysa sa akin. Alan, ang tatay mo? Naiwan ko sa bahay na nagbabalat ng baon eh. Oh, sige. Susunduin ko at sabayin na kami. Anak, yung bahay ha? Aha. Anong bang binalak mo sa tatay mo? Ha? Pandesal na may margarina at asukal. Kanin na tuyo. Alam mo, kung may premium sa mapagtiis na ama, wala nang tatalo sa tatay mo. At kung may premium sa pinakakawawang anak, walang tatalo sa akin. Ewan ko, Dadoy, ah. Walang masamang ibigay natin kung anong kailangan ng ating anak. Eh, kaya nga tayo nagtatrabaho, eh. Pero yung yakapi mo, pagkatabatabang poste na hindi naman abot ng mga kamay mo. Kaya naman, may sigla pa ang katawan ko eh. Malaki ang hamon ng publicity ko sa bata. Pero Dadoy, may limitasyon ang pagpapalayaw sa anak. Abay, may mga pagbibigay na nakakapagpaligaya. At meron naman na nakakapagturo sa pag-aabuso. Alam mo, ayoko lamang madagdagan pa ang hinalakit sa akin ng batang yan eh. Sumama na ang loob sa akin yan na maghiwalay kami ng kanyang ina. Kaya ba pinipilit mong kayanin pati mga bagay na hindi dapat pag-isipan ng mga katulad nating isang kahig, isang tuka? Ayoko lamang na sumbatan niya ako. Ayoko marinig sa kanya na mas gusto pa niyang sumama sa kanyang ina. Payong kapatid, Dadoy. Abi, sobra na ang pagbibigay mo kay Alan. Ngayon, pag talagang imposible na ang kailangan ng bata, bay, panindigan mo naman na hindi lang ikaw ang dapat na magtiis. Bay, kailangan siya rin.
Tadoy, ayokong makita ang araw na ikaw na ang kawawa. Nagbibigay na yung 5-6 si Mrs. Lanusa, di ba? Panginoon naman, Dadoy, oh. Ang akala ko, nakabukas ang utak mo sa mga sinasabi ko. Abay, pati naman pala tenga mo'y nakasara. Alam kong gusto mong matupad ni Alan ang lahat ng kanyang mga pangarap. Abay, wala kang hindi ibibigay doon sa bata. Gumapang ka man sa lupa. Pero Dadoy, bago mo naman pag-isipan ang pagpunta kay Mrs. Lanusa, pag-aralan mo lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Ito. Oh, tama ba ang kulay? Sukat mo muna. Okay naman eh. Okay. Pagsusutin niyo ako ng lokal. Baka naman hindi niyo alam kung anong klase mga sapatos sinusuot ng barkada ko. Anong tatanong nila sa akin pag nakita nila ang suot ko to? Pare, hindi ka pa inalipo ka. Saan naman yung bagay nakita to sa bangketa at hinabot nila lang kagad? Hindi bangketa, isang mataas na eskaparate. Kaya nga lamang isang tindahan na pinapasok lamang ng mga mahihirap. Alam mo naman wala akong pera. Yan nga lamang pinambili ko dyan, inutang ko pa eh. Sa patubuan. Galit na galit nga sa akin si Pilo eh. Sabi niya sa akin, mababaon daw ako. Ayun. Pinangalanda ka na, pati si Connie, alam nila yun. Eh, hindi ko naman siya pinakinggan eh. Alam mo, kahit na magkabaon-baon ako, lumigaya lamang ang aking anak. Eh, itay naman, paano kung liligaya kung pagtatakunan ako ng barkada sa itsura ng sapatos na yan? Lintik na puro barkada nasa utak mo eh. Hindi mo na iniisip kung kaya ko pang pinapasan ko. Kung saan ako kukuha ng pambayad sa mga utang ko. Kung makakatulong kang makagaan-gaan ako na konti sa aking binabalikat. Kahit na siguro makita mong nagkakandakuba ako sa aking kinakarga. Papatungan mo pa rin. Matupad lamang ng gusto mo. Ano sa ganyan? Bakit hindi mo balikan si Mang Dadoy? Mag-sorry ka sa kanya. Sabihin mo, hindi mo sinasadya. Masyado mo siyang nasaktan eh. At ako, hindi masakit yung sinusumbat na sa akin. You asked for it! Huwag mo nang isipin kung paano ka pupustura. Kung paano sasabay mo yung barkada mo. Ang importante makatapos na yung pag-aarap para naman gumawa ang mga magulang natin. Kaya ako nga pinapangarap makaalis sa imperyong lugar na to eh. Bakit? Ako lang ba liligaya? Ako lang ba magpapasasa pag naabot ko yung mga pinapangarap ko? Bakit? Kasama ba sa pangarap mong paghihirap ng tatay mo? Anong gusto mong bigayin sa tatay mo? Dugo? Bakit hindi ka lang kumunog dos por dos at yampas mo sa ulo ng tatay mo? To be kinder. Wala na siyang mararamdamang sakit. Ganyan ka sa matingin sa akin. Makinig ka mabuti. Bakit ko pinagpipilitan sarili ko kay Labuch? Anong karera pinatapos ko? Arkitektura. Sino gusto mong kaibiganin ko? Yung mga magpapagawa ng barong-barong? Yung mga dinidikitan ko? Magpapagawa ng mga mansyon? Yung mga kunduhin niyo malalaking building townhouses? Doon ako magkakapera. Ililipat ko kayong dalawa ng itay sa isang lugar na kung saan kayo makikita ng tao, irilispetuhin kayo. Yung malayo sa mikrobyo. Marami akong makikilala, malalaking tao. Kakandidato ako. Siguro konsiya lang muna. Mayor, gobernador, senador. At pag maganda ang servisyo mo sa tao, malay mo maging presidente ko ng Pilipinas. Siguro nga baliw ako. Siguro nga sira ang ulo ko. Pero mas gusto ko na may maluwag akong tornilyo tapos nagsisikap ako kesa naman yung napakatinukaw na kontento na ako sa kahirapan ko. Ewan ko kung anong masamang espiritu ang nangibabaw sa aking pagkatao. Hindi ko binigyang halaga ang sakripisyo ni tatay, mabili lamang ang aking kailangan. Wala akong gusto kundi ang mapantayan ng mayayaman kong barkada. At nang desisyonan kong lumayas, ni hindi ko inisip na susugatan ko ang damdamin ng aking ama. Thank you.
Hali na, huwag ka na magtagal. Pamahuli ka sa klase. Alan, halika na. Magkapagyan na rito. Handa na almusal, baka lumamig. Alis ka? Iiwanan mo ako? Dahil ba sa kagabi? Pagod lamang ako, Alan. Sino ba namang ama ang gusto makasakit sa damdamin ng kanyang anak? Eh kung marami lamang akong pera, di yung pinakamahal na ang binili ko. Kaya lang talagang wala eh. Yun lamang ang kaya ko. Pagpasensyahan mo na. Patawarin niyo ako, Tay. Kailangan umalis. Ayokong mahawa sa inyo. Alam niyo ang sakit niyo? Wala kayong kambi-ambisyon. Kontento na kayo sa pag-uwalis ng kalye, kontento na kayo sa pagliligpit ng basura. Kaya nga iniiwas kong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Walang natapos. Kaya ang sinisiguro ko, meron tayong pambayad sa iyong matrikula, sa iyong mga libro. Para wag lang pareho ng trabaho kung mangyari sa iyo, ang abutin mo. Magkasundo tayo pagdating doon sa pangarap na yun, Tay. Pero hindi nyo kaya eh. Pati kinabukasan ko nalilimitahan dahil hanggang doon lang kayo. Yan ang isa pang dahilan, ba't kayo iniwan ng ina eh. Oh, bakit naman nadawit pati kawalang yan ang iyong ina rito? Bakit to? Anong diferensya? Masakit ho ba yung totoo? Ang gasto sa pag-aaral mo pinag-uusapan natin. Tinatanong nyo ako kung bakit ako aalis eh. Eh isa ho yun sa mga dahilan kung ba't umalis ng nanay ko. Hindi nyo ho siya mabigyan ng kahit konting ginawa. Ah, kaya nung makakita siya ng lalaki na galok sa kanya ng langit at lupa, sugod kagad at nagkakandara pa. Anong klaseng ina siya? Kung totoong guminhawa siya, bakit ni minsan, Pasko o Berde mo, nadalaw ka ba niya? O binigyan ng aginaldo? Kumustahin ka man lamang. Yakapin, hagkan. Pinagabalahan ka ba? Kayo ho nagtulak kung bakit siya naging ganun kasama. Huwag mo na siyang bigyan ng katwiran. Talagang walang yay ang ina mo. Palibasa, walang niya din mo akong anak. Siguro kami bagay. Hahanapin ko siya, baka sakaling maibigay niya sa akin, din niyo kaya ibigay. Lumayas ka na nga! Lumayas ka na! Bago akong makalimot sa aking sarili. Sabi ko naman sa'yo, pare. Ayaw mo lang makinig sa akin. Hindi lang naman pala pabigat yung anak mo eh. Wala pang utang na loob. Hindi, hindi naman sa ganoon. Malungkot lamang at mahirap kami. Kung nagkataong si Berte ako at nagkambera, ba makikita mo kaya lang? Naku naman, pare, oh. Uwi na lang niya ka na, ipinagtatanggol mo pa. Bagay, sa isang banda eh, mabuti na rin yung naglaya siya. Aba, hayaan mo namang matikman niya ang hirap ng walang amang nagmamalasakit. Kung makita ang kanyang ina, mawili. Are, pag yung anak mo ay natira doon sa kanyang ina, doon pa lang niya maiintindihan na walang magulang sa mundong ito na naging kasing dakila mo. Bay, bakit? Hindi ka lang naman naging ama sa kanya.
pinagsama ka pang tatay at nanay. Ay, kung di niya maunawaan. Parin dadi, papuputol ko mga kamay ko. Abay, bakit? Ilan din bang babae na pusuan mo buhat nung maghiwalay kayo ng ina niya? Niligawan mo ba? Hindi ba't kinalimutan mo pa ang pag-aasawang muli? Ayoko eh. Malapitan si Alan. Yun na nga eh. Ang lahat na lang para kay Alan, kay Alan, kay Alan. Para ano ba? Iwan din ako. Iwan na ako ng aking asawa. Iwan pa ako ng aking anak. Dilo, ganun ba ako kasama? Ganun kasama ang iyong mag-ina. Reklamo siya kasi hindi ko siya nakikita o narinig. Parang dati ibabalik naman yun eh. Huwag mo na lang hanapin. Hayaan mong matuto siya ng leksyon. Sabi ko noon, ang tao parang salamin. Pakitaan mo ng maganda, maganda ibabalik sa'yo. Dito, anong masama'y pinakitok sa akin? Ano naman ang sinabi ko sa'yo? Hindi ba lahat ng sobra nakasasama? Yung gamot, magaling. Nagpapaigi sa may sakit. Pero pag sobra, nakakalason. Yung pagkain, nakabubusog. Nakakaigi sa katawan. Pero pag sobra, nakamamatay. Yung pera mabuti, nakakabili tayo ng kakailanganin. Pero pag sobra, nakakasira ng karakter. Ngayon pare, yung labis na pagmamahal sa isang anak, yun ang nagtutulak sa kanilang mawala ng respeto sa mga magulang. Alan dyan, pare. Wala? Wala o. Wala daw nakatarang Alan dyan. Thank you. Alan? Alan? Bonnie. Good evening po, Mang Dadoy. Pasensya na po kayo at nangas po akong pumasok. Alam ko po kasing pagod na po kayo sa paghahanap kay Alan. Ah, ipinagluto ko po kayo. Gusto niyo po pang kumain? Hindi. Hindi ako nagugutom, Iha. Namirianda ako ng pasit kanina eh. Ano po ba nangyari sa lakad mo? Mahirap maghanap ng nagtatago. Huwag po kayo mag-alala. Babalik na ho yun. Connie, sabihin mo nga sa akin. Masama ba akong ama? Huwag po kayo mag-alit sa sasabihin ko, Mang Dadoy. Ako bang may kasalanan ng lahat ng ito? Ang nakikita ko lang po kasi ang pagkakamali ninyo ay masyado niyo pong in-spoil si Alan. Sana po nung bata pa po siya, tinuruan niyo na po siya maging matyaga at siya kung ano lang po yung kaya ninyo. Tama ka, Connie. Ini-spoil ko nga si Alan. Alam mo ba kung bakit? Ayaw kong iwanan ako ng aking anak tulad ng ginawa ng kanyang nanay. Natatakot ako, kaya nasabi ko sa aking sarili, gagawin ko ang lahat para kay Alan. Ayaw kong mawala siya. Ayaw ko. Sorry ako, Mang Dadoy. Hindi ko naman pong gustong dagdagan ang sama ng loob ninyo eh.
Nakalimutan niyo na po yung sinabi ko. Tama ba ang ginawa sa akin ni Alan? Pagkatapos ng pagmamahal, pag-aaruga, pagsunod sa lahat ng kanyang mga kapritsyo, tama ba nalayasan niya ako? Nakalimutan niya na lahat ng mga kabutihang ginawa ko sa kanya nung maliit pa yan. Halos mataranta ko sa pagtimpla ng gatas kapag nagugutom siya. Paghating gabi, nagigising ako para tignan lamang kung basa ang kanyang lampin. At saka nung magkasakit siya, halos mabaliw ako sa pag-alala sa kanya. Tapos, ito, para ako ba may kasalanan sa pagmamahal sa kanya ng todo-todo? Eh, anak ko siya eh. Minahal ko siya, bakit na hindi niya masuklian yun ang pagmamahal din? Bakit hindi ko maramdaman sa kanya ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama? Bakit? Bakit? Maloko ang tatay mo sa kahanap sa'yo. Wala akong pakialam sa kanya. Tatay mo, pero wala kang pakialam? Ano bang klaseng rason yan? Alam mo ba kung ano nangyari kagabi? Humahabag ko lang itay mo sa sobrang hinanakit sa'yo. Bakit ka ba nagtatago? Sinong tinatakasan mo? Naduduwag ka ba dahil sa kinimulatan mong kahirapan? Ano pa bang klaseng lalaki? Sinusumbatan mo ako kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko! Bakit? Para naman tayo patay gutom ah! Para naman tayo taga-squatter! Ano pagkakaiba nun? Tanga ka pag hindi mo nakita! Oo, pangako. Dahil minahal kita, kahit alam kong baliwala ako sa'yo, ang tsaga ko pa rin. Lumayos ka pero naisipan mo ba akong puntahan? Ha? Ilang araw ka walang matirhan. Pero naisipan mo ba akong, naisipan mo bang meron kang malalapitan? Ayoko lang madami yung sabagay. Dahil hindi ka marunong magmahal. Ang iniisip mo lang kundi puro sarili mo eh, kung ano makakatulong sa sarili mo. Puro ambisyon mo, ang bagay para sa'yo. Kalimutan mo yung taong nakapaligid sa'yo eh. Ang nagmamahal, nagmamalasakit, umaasa. Pero takot ako aasa sa'yo. Kung ang sarili mong ama hindi mo kahit nagawang mahalin, ako pa kayang sabit lang sa buhay mo. Palagay ko, kaya ba nga itong gagawin ko kung pagpatuloy ko nagigigig sa sarili ko? Tapusin natin ito. Dahil, wala akong magkwentang mahalin eh. Tatoy! Aling Atang! Atang, tumawag ka ng tricycle! Tumawag ka ng tricycle!
namin. Alam mo, pare, hindi ka namin maintindihan eh. Bakit hindi ka na pumapasok sa klase? Pare, may problema ka ba? Ako naman, limit tulong kami. Dim lang. Then, ang mabuti pa, sumama ka sa amin, kakain tayo sa labas, at pagkatapos, i-adit kami pa uwi, okay? Yun, hindi, yun. Na, hindi na, hindi na. Hindi ka na, hindi, hindi. Huwag rin yun. Gusto ko makarating sa sasabihin ko eh. Parang hindi kami mayaman. Gusto ko lang sumabay sa inyo. Mahirap naman kasi wala kang barkada eh. Nasa isang sulo ka lang. Parang kawawa. Pards, kahit naman pobre ka lang, eh, pwede ka pa rin naman maging kaibigan eh. Yun na nga pagkakamali ko eh. Kala ko kasi, pag mahirap ka, hindi ka na pwede magkaroon ng kaibigan na mayaman. Pero, katulad niyan, alam mo na kung ano ako pero nandiyan ka pa rin. Last week pa namin alam yan. Nung hindi ka na nagpapasok, sinundo ka ron sa bahay na malaki. Iba nga pare. Hindi rin ako nakatira doon. Doon kami sa squatters area sa tapat. At saka hindi nag-uopisina tatay ko. Metroid! Nalinis ang kanin. Mo, marangal pa nga yung trabaho ng airpods mo eh. Kesa naman maging moldator siya o kaya kriminal. Alam mo, hindi yun ang tipong dapat ikahiya eh. Ang dapat na ikahiya na isang anak ay yung mga amang pabaya, sugapa sa alak, sugal, babae. Alam mo, swerte ka eh. Kasi ang pagkakaalam ko, yung airpods mo, bahala kang pagtapusin. Kasi nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo. Mula nung lumayas ako, napilitan ako makisilong sa mga kilala namin taga squatter. Ang hirap pala pag nakikita na kasi hindi mo kaano-ano. Ang daming susumbat sa'yo, ang daming parinig, ang daming reklamo. Kaya, naglaboy na lang ako. Alam mo, pwede pa bumalik sa airpods mo eh. Ganito. Kung gusto mo, iyatid kita. Umuwi ka na sa inyo. Mo? Ano pare? Kung tutusin, mas pwerte ka kaya sa akin. Dahil, meron kang amang nagmamahal sa'yo, aaruga, at palaki. Eh ako, hindi ko naranasan yung alagaan ako ng tatay ko, palakiin. Hinahanap ko ang kalinga ng isang ama ang pagmamahal eh. Lumaki ako sa piling lang ng airmats ko. At mula pagkabata hanggang ngayon, ang nakakainis ay eh kahit na anino ng airpods ko hindi ko nakita. Sabi ng airmats ko, kasing gwapo ko raw siya. Yun nga, lumaki ako at nagkaisip ang nagmamahal lang sa akin, nanay ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Kasi, wala eh.
Wala siyang kwenta. Walang kwenta ang airpods ko eh. Swerte ka talaga, pare. Then, talaga maswerte ka. Unang una, kahit Metro Aid lang ang trabaho niya, kahit mahirap lang kayo, naipakita niya sa'yo na mahal ka niya. Pinipilit niyang magawa ang lahat para pagtapusin ka. At pinapatunayan sa sarili niya na kaya kanyang tustusan, pagtapusin. Ang totoo niyan eh, maswerte ka dahil mayroon kang isang ama nagmamahal sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, babalikan ko airpods ko. Papakita kong mahal ko rin siya. Pwede ka eh. Na-stroke siya habang nagtatrabaho kami. Tinakbo namin sa ospital pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat, Shara. Ano man ang gawin ko, hindi ko na maibabalik ang buhay ni tatay. Si tatay na walang hinangad, kundi ang aking tagumpay. Si tatay na walang naging kasalanan, kundi ang ipinanganak at tumandang mahirap. Maniwala ko sa hindi. Mas kailangan mo ako ngayon. Diba, sabi mo dati tapusin lang natin. Total, wala naman akong kwentang mahalin eh. Salita yun ang nasaktan. Hindi isang galit. Papatawad mo pa ako. Pwede pa tayo magsimula. Pinatawad ka niyo, Daddy. Pinatatawad kita ngayon. Kahit iwanan kita nun sa park, alam kong isang araw, kahit hindi ka babalik sa akin, akong babalik sa'yo. Salamat. Alam mo, hindi naman ako talaga tumigil ng pag-umahal sa'yo.
pera. Yun nga lang ang pinambili ko dyan. Inutang ko pa eh. Sapato buwan. Kahit na magkabaong-baon ako, lumigaya lamang ang aking anak. Sino ba namang ama ang gusto makasakit sa damdamin ng kanyang anak? Hindi ko man lang kayo nakaligaya. Ngayon, gustuhin ko man huli na eh. Inabaw niya naman ito eh. Hindi niyo naman ako hindi maging presidente man lang kaya mayor. Naming dula na napili namin mula sa napakaraming sulat na aming tinanggap. Sa susunod na linggo, isa na namang gintong kasaysayan ang ihahandog namin para sa inyo. Kung sa inyong palagay, mayroon kayong naging karanasan na makapagbibigay ng magagandang aral sa ating manonood, ipadala ninyo sa amin at ang mapipili ay tatanggap ng gantimpalang 3,000 piso. Magkita-kita po tayo sa ganito ring araw, oras at himpilan. Ako po si Charo Santos. Magandang gabi at salamat sa inyong pagsubaybay.
Thank you.